Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bakit? Napatingin ako sa nagsalita ng magandang babae na nasa passenger seat ng sasakyan ko. Hindi ito nakatingin sa akin. Nakatanaw lamang ito sa labas. Kaya ibinalik ko sandali ang tingin ko sa daan. Nasa loob na rin naman kami ng subdivision kung saan kami nakatira. Kaya hindi ko muna siya sinagot. Hanggang sa makarating kami sa bahay, automatiko namang bumukas ang malaking gate dito para sa garahe. Tamang pagkaparada ko ay agad naman dapat nalalabas ng kotse si Layla. Pero nila ko kaagad iyon. Kaya napasinghap ito at napapermis sa pagkakaupo. Hinantay ko siya magsalita ulit. Pero wala na talaga itong plano. Anong ginagawa mo doon sa bar? Mahinahon kong tanong. Ano sa tingin mo? Pabalang nasagot naman ito kaya tiningnan ko siya. Layla, sambit ko with a warning tone. Nagpapakasaya ako, bakit ba? Nagsiselebrate ako kasi after a year, maghihiwalay rin tayo. Ang saya, hindi ba? Iiwan mo lang din ako. Kasi wala na akong silbi sa'yo sa mga panahong iyon. Humarap na ito sa akin kaya kitang-kita ko kung paanong mag-unahang magbagsakan ang mga luha niya. At masakit makita yun. Kasi by that time, kapag nasa iyo na ang lahat ng mga mana mo, kaya mo nang protektahan sa ilan ng hindi ako kasama. Kaya nagsiselebrate ako. Kasi sobrang saya, hindi ba? Napatigil siya sa pagsasalita at marahas na pinunasan ang kanyang mga luha. Napamura naman ako. Sa sobrang saya ko, napapaluha din ako. Napamura naman ito. Nagmura siya, ibig sabihin, frustrated talaga siya. Kaya inabot ko siya at ikinulong sa aking mga bisig. Nagpupumiglas pa siya noong una hanggang wala na siyang nagawa kundi sumurender sa mga yakap ko. Enough, Layla. Mag-usap na lang tayo bukas. Tanging nasambit ko at nauna na akong lumabas ng sasakyan para pagbuksan siya ng pintuan. Pero nakahikulang ito. She's not making any moves. Kaya ako na mismo ang nagtanggal ng seatbelt niya at binuhat ko siya in a bridal style. Nagulat ito pero agad naman siyang kumapit sa leeg ko. Pagkapasok sa bahay ay dumiretso na ako sa kwarto namin habang buhat-buhat ko pa rin siya. Marahan ko siyang inihiga sa king size bed namin at tumayo naman ako to take a shower. Kailangan ko ng cold shower, pangpakalma ng pag-iisip. Masyadong maraming nangyayari ngayong araw na ito kaya nakaka-stress. Hinayaan ko lang magpadaos-dos ang tubig na nagmumula sa shower nang maramdaman ko ang pagyakap sa likuran ko ng isang tao. Ramdam ko ang pagdampi ng balat nito sa balat ko. Nakahubad siya. Magpahinga ka na lang sa kama, Layla. Sambit ko hanggat kaya ko pang pigilan ang umuusbong na init ng katawan ko. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagyakap sa akin. Make love to me, Dwayne. Sambit lang nito. At parang hugyat iyon. Kumarap ako sa kanya. Sinapo ko ang mukha niya at hinalikan siya sa mga labi. Passionately, tinugon niya rin ito. Pinaglakbay ko ang aking mga kamay sa kanyang kahubaran. Habang ang isang kamay ay minamasay ang kanyang dibdib. Narinig ko ang mga daing niya habang ginagawa ko yun. Pinisil ko ang tuktok ng kanyang dibdib at napaungol uli siya. Bumaba ang mga halik ni Dwayne sa aking leeg. Balikat hanggang sa marating ng kanyang labi ang aking dibdib. Sinipsip niya ang tuktok habang minamasay at pinipisil-pisil ang kabila nito. Kaya napaungol ako sa excitement na hatid noon sa aking katawan. Pinatay ko ang shower upang tumigil ang pag-agos ng tubig. Isinandal niya ako sa pader, sa shower room. Ramdam ko ang lamig na tulad ng pagkakasandal ko sa tiled wall. Napahawak ako sa kanyang leeg nang bumilis na ang paggalaw nito. Pinaulan na niya ng halik ang balikat at leeg ko.
Nagpalitan pa kami ng malalalim na halik. Sabay kaming narating ang sukdulan. Inilabas niya ang lahat sa aking kaibuturan and it's amazing. Sobrang napaka-fulfill. Sa ilang beses namin itong ginagawa, ngayon ko lang naramdaman, it's making love, hindi basta pagtatalik. Dwayne's POV. Matapos ang mainit na gabi namin ni Layla, maaga akong nagising pagkaumaga. Gusto ko siyang ipagluto, wala lang, I just feel to make one. I check the time at magka-alas 9 na ng umaga. Mabuti na lang at Sabado ngayon kaya wala kami mga pasok. Inayos ko na ang mga niluto ko. Simple lang naman ito, omelette, fried rice and bacon. Tama nang may natapos ako, sa pag-ayos ay may pumasok na magandang diyosa. Isang oversized na t-shirt lang ang suot niya at sa tingin ko ay akin iyon dahil malaki ito. Mukha itong dress sa kanya. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya at inayos niya ang mesaban ang kanyang mahabang buhok at lumapit na sa mesa at umupo sa harap ko. Mabuti na lang at kami lang ang nakatira rito sa bahay. Hindi na kami kumuha ng kasambahay pero may pumupunta lang rito tuwing Linggo to clean the house. Kaya kahit nagkakaganyan lang siya ay ayos lang dahil walang ibang makakakita sa kanya. Wow, anong meron at nagluto ka? Biglang sambit nito. Napatigil naman ako sa pagsubo ng kanin sa kutsara ko. I look at her at nagkibit balikat. Wala lang, gusto ko lang magluto ngayon. Nagkibit-balikat lang ito bilang pagtugon at nagsimula na rin kumain. You look happy, komento niya ulit, pero hindi ito nakatingin sa akin. Sasagot na sana ako nang magsalita ulit ito. Sa tingin ko, hindi ka dapat magsaya. Nagtaka naman ako sa malamig na boses niya. Bakit? Tanging na isagot ko lang. Sa tingin ko, hindi mo pa nakikita ang balita. About what? Tumingin ito sa akin ng walang emosyon. Sa atin. Simple at maikling sagot niya lang. Kaya agad kong inabot ang cellphone ko. At pagkahawak ko nito, ay napansin ko na agad ang mga message na pumapasok. Pero bago ko pa ito buksan, isa-isa ay inoon ko muna ang wifi. At mabilis na nagsipasukan ang emails, chats from different personalities, and breaking news. Larawan namin iyon ni Layla na galing sa kasal namin. Halos 2 taon na nakakalipas. Muli ko siyang tiningnan. Kalmado lang siya at parang wala ito sa kanya. Patuloy na itong kumakain. Iimik na sana ako ng tumnog naman ang sunod-sunod ang cellphone ko. It's an international line. Kaya agad ko itong sinagot. Hello. Nakarinig ako ng hikbi sa kabilang linya. Dwayne, why? Utal-utal na pagsambit niya. Wait, let me explain. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam ang sasabihin kay Elaine. No, hindi na kailangan. Malinaw sa balita na pinanood ko. Kasal ka na pala. At sa benefactor ko pa? Pagkasabi noon ay pinatay na niya ang tawag. Benefactor? Napahawak ako ng mahigpit sa cellphone ko at tinignan na masama si Layla. Naramdaman nito ang lamig ng mga tingin ko sa kanya. Kaya tumingin na din ito sa gawi ko. Wala rin siyang emosyon. Anong ginawa mo, Layla? Akala ko okay na kami. Naklaro na ang pag-uusap namin pero hindi pala. Ano? Anong ginawa ko? Kibit-balikat na sambit lang nito sa akin. Nothing much. Dugtong niya pa at tumayo na. Lilisanin na niya sana ang dining area pero mabilis ko siyang pinigilan. Galit na galit ko siyang hinawakan. Kaya di ko na malayang napapadiin na ito. Hanggang sa nakita ko siyang umiwi. Kaya napapitaw ako sa kanya. Gusto ko na sanang maging maayos ang natitirang 1 taon natin pagsasama bilang mag-asawa. Pero ano bang pinaplano mo, Layla? Pinaplano mo bang sirain kami ni Elaine? Well, try harder. Sambit ko at inunahan ko siya sa paglabas ng dining. Walang lingon-likod ko siyang tinalikuran. Damn that woman. Kinasusuklaman ko siya. Ang pagkabunyag ng sekretong kasal namin ni Dwayne ay naging malaking issue sa Philippine media at sa ibang bansa. Naging trending traffic sa social media platforms at kahit sa front page ng mga dyaryo.
kabilaan ang mga dinaluhan naming pagtitipon na magkasama nang malaman ng mga bigating negosyante at personalidad ang tungkol sa totoo naming relasyon. Kailangan naming umakto na parang masaya kaming mag-asawa dahil kung hindi, masisira ang pangalan na aming iniingatan ni Dwayne. Masyadong matrabaho at nakakapagod ang pagpapanggap. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit pinili namin na isekreto ang tungkol sa kasal namin noon. Dahil sa borde ng pagiging tagapagmana ng isang mayaman at kilalang angkan. Malaking bagay ang bawat galaw mo para sa ibang tao. Daig pa namin ang isang artista dahil sa kalwat ka ng interview sa telebisyon at radyo. Kahit sa mga magasin, kung noon kinukuha lang ako bilang solo model, ngayon ay dalawa na kami ni Dwayne ang magkasama, which is ayos lang para hati kami sa responsibilidad. Isang buwan pa lang naman ang lumipas simula nang pumutok ang balita, pero parang isang taon na anasayang dahil sa sobrang hiktik ng naging schedule namin. Pero kahit ganoon pa man, ay naisingit pa rin namin ang pag-attend sa graduation namin last week lang. Yes, finally, tapos na din kami sa pag-aaral. Kaya medyo nabawas-bawasan na ang mga matang nakasubaybay sa amin ni Dwayne. Naging malaking pasabog rin kasi talaga yung sa school. May isang beses pangang binangga ako ni Era. Isa siya sa ex ni Dwayne. Pero paki ko ba? Di ko na siya pinatulan. Ayaw kong bumaba sa level niya. So back to the present. Nakahilata ako rito sa sofa sa sala. Wala kasi ako magawa. Ito ang mga araw na feeling ko pagod na pagod ako. Kahit kagigising ko lang. Ilang araw na rin masama ang pakiramdam ko pero iniinda ko lang. Si Dwayne. Ayun, ewan ko kung nasaan siya. Baka nasa kumpanya o sa piling ni Elaine. Ewan ko. Maraming nagbago sa pagsasama namin. Mas lalo siyang naging cold sa akin. Galit siya sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi na rin niya ako ginagalaw. Iniiwasan niya na ako. Na parang may nakakahawa akong sakit. Masakit sobra. Dahil kahit naging cold din siya sa akin at umaaktong walang pakialam to save my pride, nasasaktan pa din ako dahil mahal ko rin. Umakto lang naman akong kunwari na hindi nasasaktan kasi ayaw kong mas lalong magmukhang kaawa-awa sa kanya. Mahal ko pa din naman siya pero hindi na katulad noon na nagmumukha na akong desperada, mahalin niya lamang. Tanggap ko na. Tanggap ko na na wala na talaga kaming pag-asa. At nagkakasama na lang kami kapag kinakailangan. Kaya ko din ginagawa yung paglabas ng tungkol sa amin dahil kahit sa paraan lang na iyon ay masasabi kong may karapatan ako sa kanya, kahit may katapusan. Nanonood lang ako ng SpongeBob sa TV. Habang nakahiga, wala, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Nahihilo ako na ewan. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako parang walang trabaho. Lalo na at dapat sa panahong ito, ako na nagpapatakbo ng well ko. Pero ayoko talaga sa amo ng four-sided na kwarto, you call office. Kaya hinayaan ko lang na sina Kuya at Dwayne ang humawak nun. Pero sinasigurado kong ako pa din ang may full authority sa well ko bilang ako ang CEO nito. Kaya kailangan pa din nila ng pirma ko concerning the company. Kaya kahit sa bahay lang ako, nire-review ko pa din ang lahat ng tungkol sa Carson at kahit sa ibang kumpanya ng pamilya gaya ng CGC dahil may shares din ako doon. Kahit sa kumpanya ni na Dwayne, may hati ako bilang downrig nung ikinasal kami. Pero ang pinaka-focus ko talaga ay ang clothing line ko. Ang totoo, sa mom ko iyon pero ipinamana niya sa akin na nasa France pa at Spain. Ang boring, nakakadalawang oras na akong nanonood kay SpongeBob. Ano ba tong marathon niya? Hay, tawagan ko kaya si Nika at magala kami, I'm sure. Wala din yung gawa ngayon. Rebelde kasi yun. Pinapainit lagi ang ulo ni Naninong. Ayaw niya kasing hawakan ang kahit na ano sa kumpanya nila. Ewan ko ba dun, matawagan niya. Nakatatlong ring pa lang bago niya sinagot. O bakit? Maikling bati nito. Saan ka? Tara, gala tayo. Yaya ko. Pero narinig ko ang background niya. Ang boses ng isang nag-auction naman. Ando na naman siya. Nasa black market ka na naman, Nika. Bulyaw ko sa kanya. Elay, alam mo naman, sige na. Tsaka na tayo magkita. Kailangan kong makuha yung baril. At binabaan na niya ako ng tawag. Hay naku, Nika, sana lang hindi ka mapahamak sa pinagagawa mo.
napailing na lang ako. Sino pa ba ang pwedeng kasama ko ngayon? Si Ram kaya? Ay hindi. Naka-lockdown siya ngayon sa bahay ni Kuya Lennon sa Spain. Dahil noong nalaman ni Kuya ang ginawa namin sa bar noong nakaraan, pinasundo siya kaagad sa mga bodyguards ni Kuya. Private plane pa. Hay sana all talaga. Napakaswerte ni Ram at minhal siya ng kapatid ko. Kaya lang nasa punto pa si Ram ng pagdi-discover ng mundo. She loves traveling kaya hindi pa siya handang mapermi sa mga bisik ni Kuya. Oh well, bahala sila. They will have their own story naman. Nakatunga nga lang ako habang nakatutok rin sa TV. Wala naman kasi akong choice kundi pumirmi na lang rito sa bahay. Si Nika at Ram lang naman kasi ang kaibigan ko. Gusto ko din sana puntahan si Mama at Papa at si Rico kaya lang. Nasa Spain na din sila, nakabase. Ako na lang talaga ang andito with Dwayne. Speaking of the devil, kunwari nakafocus ako sa TV. Pero ang eyeballs ko nakasunod sa taong kapapasok lang ng bahay namin. Nakasuot ito. Ang pogi niya talaga. Executive na executive ang datingan. Habang naka-poker face lang. Nakaka-fall naman. Lalaking lalaki talaga. Heist. Ang gulo talaga ng buhay ko. Pwede naman kasing ako na lang eh. Pero sana ngayon, masaya na kaming binubuo ang kwento namin. Hindi ko napansing nakatunganga na pala ako sa kanya. Napakurap lang ako nang lumapit siya at may nilapag ng mga papela sa harap ko. Be productive, Laila. Kaysa nakatungang ka lang rito maghapon. Sambit niya lang at tinalikuran niya ako. Umakyat na ito sa kwarto. Pinuklat ko naman ang inilapag niya mga papelas. Mga bagong kontrata lang ito na mga proyektong gagawin ng Carson. Binasa ko ito. Pinag-aralang mabuti hanggang sa nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Napamura naman ako. Gusto kong sumuka. Dwayne's POV. Yes. Bibisitahin kita dyan soon. Yeah. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Just be safe and healthy, okay? Yeah, sure. At pinatay ko na ang tawag. Umupo muna ako saglit sa kama. Nakakapagod. Nilawagan ko ang necktie ko at napatingin ako sa view sa labas. Nakabukas kasi ang kurtinang nakatabing sa glass wall rito sa kwarto namin ni Laila. Kaya kitang-kita ko ang asul na kalangitan. Nakakakalma ng pakiramdam. Nang makapagpahinga na ako ng kaunti ay pumasok na ako sa banyo to take a shower. Simpleng white t-shirt at shorts lang ang suot ko. Pala ko kasing tumambay lang rito sa bahay ngayon. Ngayon lang kasi ako na makakapagpahinga pagkatapos ng halos isang buwan na hektik ang schedule. Dahil sa kabila ang appointments na lumalabas ang balita tungkol sa secret wedding namin ni Laila. Mabuti na lang at naiintindihan ni Elaine ang mga kaganapan. Kaya maghihintay daw siya sa akin kapag ayos na ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya ang plano kong hiwalayan si Laila pagkatapos ng isang taon. Pinuntahan ko kasi siya agad ng gabing iyon bago pa man ako maging busy. Nagutom ako bigla kaya bumaba ako para pumunta sa kusina na makita ko si Lailang busy sa pagbabasa ng mga papeles. Mukha naman siyang okay hanggang sa napasandal siya sa sofa. Ano kayang problema niya? Lalapitan ko na sana siya nang mabilis siyang tumakbo sa kung saan. Ang weird talaga. Nagibit-balikat na lang ako at tumungo sa kusina. Anong niluluto mo? Napalingon ako sa nagsalita sa may entrance ng kusina. Nakasandal ito roon. Para sang diyosa na bumaba sa Mount Olympus. Para makasik ng lagim. But to be honest, nakasimpleng t-shirt at shorts lang din ito. At nakamisi bam pero nagsusumigaw ang presensya na niya. Look at me. Kaya di mo maiwasang hindi mapatingin sa kanya. Inalis ko sa isipan ko ang mga naisip ko. Ang mga nakakalokong bagay na tumatakbo sa isipan ko ngayon. May kaharap akong living temptation. Omelette. Maikling tugon ko lang at ibinalik na ang focus sa niluluto ko. Kaswal, ganyan na ang pagsasama namin ni Laila. Hindi ko na siya masyadong pinapansin. Kapag nagtatanong lang ito, sasagot na lang din ako na maikli at simple lang. Ganun rin naman siya sa akin. At madalas na rin sinisinghala niya ako lalo na kapag ewan ko. Basta may oras talagang ang init talaga ng ulo niya. Hindi naman na ako galit sa ginawa niyang pagsiwalat ng kasal namin. Wala na din kasing mangyayaring maganda kapag paiiralin ko pa ang galit ko. At masasabi ko namang
maging sa kalagayan ng mga kumpanya namin. More investor dahil secure sila sa stronger establishment ng kumpanya ng pamilya. Iniiwasan ko lang siya kapag wala akong sasabihing mahalaga sa kanya. Dahil ayoko lang na mas maging komplikado ang lahat kapag mas lalo akong napalapit sa kanya. Lalo na at may deadline akong sinet sa pagsasamang ito. Hindi ko na nga din alam kung tama bang mag-divorce kami after a year, lalo na at maganda ang epekto ng merging ng mga angka namin sa paglalago ng negosyo. Naramdaman ko naman ang presensya niya sa kilid ko, kaya hindi ko mapigilang mapatingin sa gawin niya. At nakita ko kung paano siya magpapi-eyes at tumingin siya sa akin. "Pwede bang humingi? Pretty please?" sambit nito. Napapitag ako nang bigla niya akong hawakan sa braso ko. Parang may electricity ritong budumadaloy nang maramdaman ko ang balat niya sa balat ko. "Fine. Umalis ka na dyan at umupo ka na doon. Doon sa may mesa." Tanging tugon ko lang. At taboy sa kanya. Hindi maganda sa kalusugan ng puso ko ang presensya niya.